Sa tinaguriang World's Greatest Beach, may mga tanawing kilala na sa buong mundo. Dahil halos 1 milyong turista na nagbabakasyon sa Boracay taon-taon, madali raw ang pera rito. Kaya marami rin dumarayo sa isla hindi para mamasyal, kundi para magpayaman, maghanap buhay, o maski kumahig lang at tumuka. Kung may Boracay na naging imahe na ng kagandahan ng ating bansa, may Boracay din na hindi nakikita sa mga postcard. Sa liit ng isla ng Boracay, nakakamangha ang epekto nito sa bansa. Milyon-milyong dolyar daw ang kinikita nito bawat taon para sa pambansang ekonomiya. Pero hindi napapansin ng karamihan ang epekto nito sa mga kalapit na isla. Mula Katiklan, ang paliparan sa mainland ng Aklan, tumungo kami sa direksyon ng Boracay. Ngunit nilampasan namin ito, pati ang bagong resort ni Manny Pacquiao, upang marating ang isang islang naghahangad sumunod sa yapak ng Boracay. Ayon sa mga mapa, ito ang Carabao Island sa kabilang probinsya ng Romblon. Kahit isang oras lang ang pagitan ng dalawang isla, napakalayo nito sa isa't isa. Dahil hindi tulad ng Boracay, halos wala pang bakas ng modernisasyon sa isla, kundi ang makitid nitong kalsada. So, kakaunti lang yung mga struktura rito, pero biglang may ganito. Mabongga lang na struktura dito sa beachfront. Bahay ni Mayor. Ayon sa kanilang alkalde, hindi lang pala isa, kundi tatlo ang pangalan ng isla. It was renamed 3 years ago. Originally, ang pangalan ito is Isla de Carabao during the Spanish time. So, nung 19 nag-legal existence siya, when Congressman Jose Moreno filed a bill, nag-bill siya na papalitan ang pangalan from Carabao Island to San Jose. Dito sa Hambil o Carabao Island, hindi raw nalalayo ang puting buhangin sa Boracay. Kaya umaasa silang magiging singsikat ang kanilang isla, lalo na't higit na malaki ito kumpara sa pamosong kapitbahay. Dinayo ko ang isa sa mga kauna-unahang resort dito. Di tulad ng Boracay, wala kaming nakitang turista kahit isa. Sino nagpupunta rito? Maraming pumupunta dito. Mga locals and tourists. Foreigners. Kadalasan ba nanggagaling sa Boracay? No, not actually. Special marami trip. Din ano rin, galing din sa Europe, booking from the website. Mas gusto nila dito kaysa sa Boracay? Oo, kasi gusto naman nila yung hindi masyadong crowded. Ayon sa kanya, snorkeling ang isang maaring atraksyon sa Carabao Island dahil marami raw uri ng starfish dito.
maraming starfish talaga. Tsaka iba't ibang isda. O, tinama. Ngunit gaano man kaganda ang kanilang isla, hindi pa ito sapat para buhay ng mga pamilyang nakatira dito. Oh, ayos ah. Ilan ang anak mo? Walo. Kumusta na? Tulad ni Randy Vicente na may walong maliliit na anak. So sino nakatira dito? Dito, yung magulang ko. Dito ako sa kapila. Dito? So kayo lang? Yung mga kapatid mo saan? Yun din sila. Mga kapatid mo nandito? Anak mo nandito rin? Magulang mo nandito rin? Lahat kayo nandito? Oh, pero yung nanay ko nato wala. Okay. Dito raw sa Isla de Carabao, ramdam nila ang epekto ng pagiging malapit sa Boracay. Meron din kasing magandang bagay na naging epekto yung Boracay sa amin. Meron ding hindi maganda. Tulad ng presyo ng bilihin. Kung anong presyo doon, halos sumusunod na rito. Pero kung... Tulad ng ano? Halimbawa yung... Nagmahal dito. Halimbawa yung isda. Kung 120 doon, dito 100. Anong yung bigas? Mas mahal pa dito kaysa doon. Kasi dito, umaabot ng 80, 86, 90, ganun yung isang salop. Doon, nasa 76, 80, ganun yung pinakamataas. Mataas na halaga, lalo na sa ama na may angkang pinapakain. At dahil walang trabaho sa Isla de Carabao, kumakayod sila kung saan madaling kumita ng pera. Marami bang taga Carabao Island na nagkatrabaho sa Boracay? Dami. Siguro, kada Sabado na uuwi kami, siguro kung kami lang magkamag-anak, mga 30, may umuwi kami kada Sabado. So hindi mo nakikita yung pamilya mo buong linggo? Makikita ko lang sila pag uwi ko ng Sabado, Linggo, Lunes ng madaling araw, alis na naman. Hindi ba malungkot yun? Malungkot nga sir eh. Kasi, yun nga, ilang araw lang kayo magkikita. Ilang araw mo lang maramdaman yung gulo ng mga anak mo. Pero nasasanay na rin. Hindi tumatagal ng dalawang araw ang dalaw ni Randy sa pamilya bago siya maglalakbay muli. Tungo sa isang Boracay na malayo sa ating kaisipan. Kasama ni Randy sa biyahe pabalik ng Boracay ang kapatid niyang si Menchu, isang labandera. Paarm ka na sa tita mo. Ayaw siyang bitiwan ni Edsel, ang bunso niyang anak. Nalulungkot ba siya pag umalis ka? Gusto sumama. Hanggang sa Pampang nakakapit ang bata. Di matiis ni Mencho ang anak, kaya't nagpasya na lang siyang isama ito. Kaya si Edsel, magiging isa rin bakasyonista sa Bora. Para sa kaligtasan, ang maximum capacity ng mga bangka ay wala pang 20. Ngunit hanggang bubong, may pasahero. Marami rito mga taga Carabao Island din na may trabahong naghihintay sa Boracay. Dahil nahihiwalay din sila sa pamilya ng hanap buhay at dagat pa ang daanan nila, maaring ihumbing sila sa mga overseas Filipino worker. Naalala ko pa noong una kong binisita ang Boracay noong 1988. Tulad ng Carabao Island, simple lang ang buhay sa Boracay noon. Wala pang kuryente.
naglalakad pa ang mga turistang naka-topless na walang malisya. Isang gawaing matagal nang ipinagbabawal. Ayon sa Aklan Tourism Office, isang foreign movie crew noong dekada 70 ang nakadiskubri sa isla at doon nagsimulang sumikat ang Boracay. Ngayon, matapos ang 3 dekada, wala na ang pagka-inosente ng isla. Tila isang batang artistang tumanda na, pero glamorosa pa rin. Para mga kulubot sa malaanghel na mukha, nagsisiksikan sa 4 na kilometrong beachfront ang halos 300 resort. At tila madadagdagan pa ang bilang ng mga ito. So they're fighting it in. Yeah. Bagay na ikinababahala ni Attorney Rosel Tenefrancia, isang environmental lawyer at residente ng Boracay. If you again look back, there back in the 80s, sinabi na there was a directive from the national government to stop issuing building permits. And it happened again in 2007. It stopped issuing again building permits. Pero tuloy-tuloy pa rin. Oh, hindi talaga tumigil. Oh, kasi para tas naging justification nung time na in-issue yung mga directive na yun from the national government, eh na-issue na for the year. Ang puting buhangin na ipinagmamalaki nito, hindi na kasing pino at puti nang naalala ko noon. At ang beachfront kung saan sumikat ang isla ay unti-unti nang kinakain ng dagat. Dati ang luwag ng beach na to, talagang ang lapad ng malalakaran mo. Dati na mo ngayon. Tapos, ayan, makakapag-swimming ka pa ba dyan? Tingnan mo to. Ayan. Ayan ang mapupunta sa buhok mo. Tila may ilang bagay na napapabayaan sa Boracay sa ngalan ng turismo. Pero somehow, sa dami rin ng mga bisita at saka sa development, somehow yung environment nagsasuffer. So by then, may mga mitigation naman tayo ginagawa. Mayroon naman tayo mga sewer system, mga treatment plant, may water system, nalatan na nila address natin. Ngunit sa kabilang dako naman, kung hindi umusbong ang turismo rito, ay wala sanang trabaho si Randy ngayon. Nagkalat sa Boracay ang mga tulad ni Randy na dumarayo rito para makapagtrabaho. Isang pintor at karpintero si Randy. Hindi para sa mga naglalakihang resort, kundi para sa mga maliliit na negosyanteng dayo rin dito. Karamihan pala sa nagmamay-ari ng mga souvenir shops sa Boracay ay galing pa ang Mindanao. Actually, sa souvenir, halos lahat Muslim yan, galing Mindanao. Karamihan kasi ng mga ano dito, tulad ni ano ni Randy, matagal na nagtrabaho sa akin yan, kung nasa pintor. Okay naman sila. Binibigyan nila yung trabaho nila na walang problema. Maswerte raw si Randy dahil mabait ang kanyang amo. Malaki ba sahod sa Boracay? Mahina nga, sir. Yung mataas lang rate doon, yung mga Manila hire, yung mga galing doon nagnadala dyan, pag construction, sumasahod sa kanila, 500 a day. 500 a day? O, yung amin, kahit nung magkakasama kami, yung rate namin nasa 300 lang, 350, gano'n. Maliit na isla man ang Boracay, may mga katangian na siya ng mga syudad. Masikip. Minsan may traffic pa. Nagahalo ang iba't ibang lahi, tribo at probinsya rito. At tulad sa Maynila at iba pang syudad sa bansa, may lugar ang mga mahihirap. Sir, kumusta? Ayos lang. Matagal na ba kayo dito? Opo. Marami bang taga Carabao Island dito? Marami po, sir. Si Randy dito sa looban ng isla nakatira. Kasamang iba pang dayo mula sa iba't ibang probinsya.
Parang baryo lang sa mga ordinaryong lugar. Hindi mo akalain, nasa Boracay tayo, ano? Parang napakalayo ng White Beach dito. So dito kayo natutulog? Dito po, sir. So kayo? Tatlo kami rito, dalawang tiyuhin ko rito. Ano, may mga daga ba rito? Dami. Maraming daga. Hindi naman kayo kinakagat? Hindi naman. Nung nakarang taon, may bumaba ang ahas dito sa amin. May bumaba ba na ahas? Oo, may bumaba. Galing yata sa taas. O kung saan siya galing. Bumaba. Anong ginawa nyo? Wala, pinabayaan na namin. Tila may dalawang mundo pala sa iisang isla. Ang mundong ginagalawa ng mga turista na malinis at kaaya-aya. At ang komunidad ni Randy na hanggang ngayon ay niwala pa palang maayos na palikuran. Saan dumidiretso yung dumi? Hukay. Lupa lang siya? Opo. Di bumababa yan sa tubig sa ilalim ng lupa? Bumaba talaga siya. Di wala siyang sanitation. Tsaka yung pagtubig lang na ordinary deep well dito, sigurado maghahalo ng tubig na galing sa CR. Ayan, parang may laman na, oh. May mga kwento sa Boracay na kagaya ng hukay na ito. Maaaring itago ang dumi, pero sisingaw pa rin yan. Isang kalsada lang ang pagitan ng puting buhangin ng Boracay at ng maputik na tinitirhan ni Randy. Dito naman malagi ang mahigit 100 pamilya galing Iloilo, Aklan, Romblon at maging Marawi sa Mindanao. Mahirap isipin na iniwan ni Randy ang tahimik at malinis na Carabao Island para mamuhay sa ganitong sitwasyon. Malayo sa kanyang asawa at anak, namumuhay ng isang kahig isang tuka. Pero tila ang kagandahang nakikita ng mga turista sa harap ng isla, mahirap makita sa kinararoonan ni Randy. Kasama ni Randy ang 5 sa 10 kapatid, nagtitiis sa Boracay sa pag-asa na mas maginhawang buhay. Sa gabi, kanya-kanyang toka sila ng hapunan. Maswerte pa si Randy dahil meron silang bigas na kakainin, dahil wala nito ang iba nilang kapitbahay. Kakain ka pa? Kasi kung wala yung Boracay, talagang ang hanap buhay namin na taga rito, Maynila talaga. Kasi doon medyo malaki-laki ang sahod. Mula nung umusbong ang turismo rito, nagmahala ng lupa at ang mga ibang residenteng nasa May Beach ay nawalan. Ito ang lugar nito. Dito kami dinimulis. Ito ang naranasan ng pamilya ni Joe De Los Santos. Ako ay pinanak sa Boracay, born ako dito August 1954. Ang nangyari sa amin ay parang bangungot ba sa aming pamilya. Na hindi namin siya katakalain na mangyari sa amin, na para kaming hayop, na parang inalis ba nila ang karapatan ng pangtao sa amin. Ang bahay ko ay nandoon, third story na din buldos nila. Ang bahay na ipinundar niya bilang isang seaman, ipinademolish noong 2008. Hindi na raw kasi sa kanila ang lupang kinatatayuan nito. Totoo na ang iba kong mga kamag-anak ay nakabinta ng lupa dyan. Pero libre sa magulang ko, hindi nakabinta. Wala po kaming naibinta na lupa kay Joey Peña. Sinubukan naming hingin ang panig ni Joey Peña na siya raw ngayong may-ari ng lupa. Ayon sa kanyang abogado, napagdesisyonan ng Supreme Court na wala na sa mga De Los Santos ang pagmamay-ari ng lupa. Isa lang ang kwento ni Mang Joe sa napakaraming kaso ng land dispute sa Boracay. Yun ang ina-argue na yung property, ang lupa na ito has been ang meron may-ari since time immemorial. May mga property na yung mga ninuno pa nila. So, kaso lang, siyempre may mga technical na bagay na dapat i-comply. Pero dahil na-declare na rin ito na alienable and disposable, siguro susunod dyan sa position na yan. But then, may mga portion pa ng property na classified as forest land. So, yun ang nagiging problema ngayon. Bagamat tila marami nakaambang problema kasabay ng pag-usbong ng turismo, buong loob pa rin isinusulang ng lokal na pamahalaan ng Carabao Island ang kanilang mga plano. Nakikita po natin, yan po ang proposed international airport na nagsimula. They started their clearing operation last March 2010.
at nakalatag na rin ang kanilang ambisyosong plano. Mga luxury villa, 2 golf course, at may casino pa. E paano yung mga tao? Actually, nagkaroon kami ng series of consultation dito sa mga residences ng San Jose, no? And then, ang unang proposals natin ay bari magkaroon ng mag-create ng new town. Itatransfer namin yung tao. Ito mga lugar na ito, babahin. Kinonsulta rin ng lokal na pamahalaan si June Palafox. Posible raw na hindi lang ang Carabao Island ang makinabang sa ganitong klaseng proyekto. Carabao Island has an advantage of size. It's a bigger land area. That's one. And still less developed than Boracay. So it can be a spillover of development from Boracay. At the same time, it can create a new development to develop also Tablas and Romblon towards its north. Basta raw maisaayos ang mga plano, maaring hindi na maulit sa Carabao Island ang mga pagkakamaling naganap sa Boracay. Dahil marami na raw malalaking investor ang nagpapakita ng interes sa Carabao Island, maaaring kaunti na lang ang panahong hihintayin para ikasa ang kanilang mga plano. Pero makikinabang nga ba lahat sa ipinapangarap para sa isla? Mabundok, malawak, at may puti rin buhangin. Tila malaki ang potensyal ng Carabao Island na maging susunod na island paradise. Pero may nagdududa sa kakayahan ng lokal na pamahalaan na maisulong ang ganitong kalaking ambisyon. Pagdating kasi sa industriya ng turismo, tila hindi pa raw handa ang kanilang isla. Kung ako ang tanungin, marami pa talagang bagay na dapat i-improve ang Carabao Island. Roads, tubig, which is ang ibang mga sitios is walang mga tubig. Ang sa tingin ko, ang lalo ang tubig ngayon, which is I don't think na ito ang ideal para sa turismo. Sa aming huling gabi sa Carabao Island, naabutan pa namin ang piyesta sa kanilang bayan. Nagmarcha ang mga mutya ng isla, tumatayong simbolo ng ganda at payak ng pamumuhay sa komunidad. Mga simpleng kasiyahang maaring mawala sakaling dumagsa ang mga turista. Tulad na nangyari sa Boracay. Boracay used to be more beautiful. Now, it looks like you never left Metro Manila. Gayunpaman, tila walang makatitinag sa mga hangarin ng kanilang lokal na gobyerno. Siyempre, pag dito kami sa region, kung ang Aklanya mayroon silang Boracay, ang Romblon mayroon rin Carabao. Mga nagtatrabaho ngayon sa Boracay, pwede na hindi na kailangan umalis. Hindi na kailangan umalis. Dito na sila sa isla. Once na nanon natin yung development dito sa Rose. Ito ang matamis na pangakong pinangahawakan ng mga tulad ni Randy na dumating ang araw na hindi na niya kailangan umalis pa para kumita. So, mas gusto mo ba na nandito ka palagi? Kung mayroon lang talagang mapagkitaan ako rito, mas gusto ko pa kung nandito ako, makikita ko lagi pamilya ko. Madalas nating marinig yan sa mga OFW. Ngunit sa loob lang ng ating bansa, maraming katulad ni Randy na napipilitang mawalay sa pamilya dahil sa hanap buhay. Maaaring bilang na lang ang araw ng simpleng buhay sa Carabao Island. Simple rin naman ang pangarap ni Randy sa nakatagong bahagi ng Boracay. Mula sa Carabao Island sa Romblon at Boracay Island sa Aklan. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.